So ayan mga bossing, gagawa tayo ngayon ng power distribution box. Meron na rin naman na ako noon, kaso ulitin ko kasi pangit yung gawa ko noon eh. Tsaka wala kasi mga safety breaker yon, mga master. So ang ginamit ko dito na pang main is 40 amperes. Yan, 40 amperes na breaker, circuit breaker. Tapos ito, 15 amperes para sa mga lightings. Tapos the rest na tatlong breaker na to, puro 20 amperes na para sa sound system, backline pag may banda. Tapos ito spare, magiging spare natin to. Ito kasi gagamitin natin sa ilaw, 15 amperes, tapos 20 amperes sa sound system, tapos 20 amperes pang banda, tapos ito spare. So tapos yung magiging abang natin dun sa mismong power box natin is itong 32 amperes na industrial outlet. Ito, itong plug na to. Ito yung babae. Ayan, ito yung babae. Tapos ito yung lalaki na ito. Ayan, 32 amperes to mga bossing. Tapos yung nasa isang power box natin, kukunin na lang natin yung mga industrial outlet dun na ano. Parang mga ganito din. Tapos may in-order pa tayo, hindi pa dumadating na tawag dito, yung mga outlet lang din na 16 amperes lang din sa mga pang outlet lang. Tapos ito spare, pwede natin itong gamitin sa ano. Hindi ko alam kung idadirect ko ulit ito dun sa ABR na box natin, kung ipapasok yung box ay kung ipapasok yung ABR dun sa power box or gagawin nating external yun. Pwede nating dalihin yung power distribution box natin ng walang ABR or pwedeng kasama yung ABR. Kumbaga ililink na lang natin to doon mga bossing. Tapos ito, may mga ilaw din. Kumbaga indicator na dito. May mga lightings yan. Gagamitin ko tong pula. Kapag nagsalpak na kami sa main, iilaw tong pula. Parang indicator lang to na may signal na, na may ano na, may kuryente na. Tapos kapag inon yung mismong main breaker natin dito na 40 amperes, iilaw na rin to. Parang ganyan siya. Magkatabi. Pag nasupplyan na yung breaker natin sa ibabaw, iilaw yung pula. Tapos pag inon natin yung ano, yung breaker, iilaw na rin yung green. Tapos may voltmeter din tayong parating. So hindi pa dumarating yung voltmeter. Tapos eto, nandito yan sa mga ibabaw nila. Ganito yung magiging setup nung gagawin nating power box o yung power distribution box. So mga bossing, ito na yung ginagawa natin. Bale, ito lumang case ko to doon sa pang basic. So gagawa na lang ako ng panibagong case para doon sa pang basic setup ko. Bale, kinuha ko muna yung kanyang rack. Tapos ito na yung mismong ano, dito natin imamount itong mga breaker. Tapos nandito yung mga outlet dito. Walo yun. Ito yung ano, ito yung breaker na, ay ito yung bali, kinuha ko na rin yung nasa luma ko. Ganito. Apat na ganito, tapos apat din na universal na outlet. So, ito yung mga master. Bali, magbubutas na ako dito. Ayan, ito. Kasi may ilalagay din tayong digital voltmeter. Bali, dito nakalagay yan. So, mangyayari dito, ang connection natin, galing sa mismong supply, papasok dito. So pag nasupplyan niya na, iilaw dapat tong pula. Wiring natin yan dito sa ibabaw ng 40 amperes nating circuit breaker. Tapos kapag inon natin yung circuit breaker, mag-on tong kulay green. Tapos kasabay na ito yung digital voltmeter. Tapos bali from main line, papasok dito yung galing poste. Yun, bali ulitin ko, galing sa poste, papasok dito. Pagkapasok dito, dito ang pasok niyan sa ibabaw ng 40 amperes. Tapos, papasok tong itong ilaw na to nasa ibabaw. Tapos ang labas nito, papasok ito sa ibabaw ng 15 amperes kasi pang lightings natin to. Tapos maglilink tayo rito, papunta rito para magkaroon ng supply. Pati dito, tsaka dito. Tapos lahat yan, may mga LED indicator bulb, ayan. Para pag inon natin yan, iilaw din tong berde na to. Tapos itong mga outlet nya, rekta na yan dito, pababa.
So yun lang mga bossing, papakita ko sa inyo kapag napagana natin to. So ayun mga bossing, ito na yung pinaka final na gawa natin ng power distribution box mga boss. Bale, ang nangyari dito, pinalitan ko yung mismong dito kasi nagkamali ako nung ano eh. Bale, ang nailagay ko kasi dito is yung babae. So baliktad yung gawa ko. So bumili ako ulit ng bagong plug ganito para magkakaiba sila. I mean, eto kasi, ayan o. Babae kasi to mga master, eto. Lahat yan. Lahat naman ng outlet babae, diba? Kasi ang mismong plug, yung lalaki, yun yung tumutusok. Eh, kailangan nating supplyan to. So, dapat ito yung lalaki. Ito. So, ipapakita ko sa inyo. But ito mga bossing yung gamit kong cable na Royal Cord. Size 10. So, ito. Bale, for demo purposes lang mga master, ginamit ko to. Tapos, direkta ko lang muna siya sa outlet. So, ito yon. Bale, ito yon. Hugutin muna natin. Yan. So, bale, papakita ko muna sa inyo to. Tanggalin natin tong mismong... Yan. So, ito, yung pinalitan ko. Kasi ito, yung pagsasalpakan ng kuryente. 32 amperes, mga boss. Tapos ito yung plug. So, ito yon. 32 amperes. For demo purposes lang to mga bossing, kaya direkta lang natin sa outlet para mapakita natin gumagana. So ito mga bossing, saksak natin siya. Hirap pag mag-isa, hawak mo lang yung camera. Yan. Yan. Tapos saksak natin yung plug. Ito, ito yon. Saksak muna natin dito. For demo purposes lang naman. Tapos mga bossing, may ABR nga pala to sa likod, 10 kVA. Nilagay natin. Ito 10 kVA na ABR, stable. Tapos syempre may logo natin dito na GWC. Tapos ito yung mismong main breaker nung ABR. So meron ditong note na 50 amperes breaker. So i-on natin to. Yan. Tapos makikita natin sa harapan. Meaning may power na yung ano, mismong box natin. So i-on natin to. Iilaw dapat ito tsaka itong voltmeter. So ito mga bossing. So ang reading natin 222 volts. Naka ABR na to. Kasi nung hindi ko nilagay ng ABR, ang reading nito 236. Well, ito kasi minemaintain kasi nung ABR yung ating supply na 220. So ito yung reading niya ngayon, 222 volts. Yan. Tapos ito yung breaker natin sa lightings. Yan, may ano, may sulat. So yun natin, iilaw din to. Sa sound system, i-on din natin. Pag may backline, merong sariling breaker ang backline. Ilaw din. Spare. 20 amperes din yan. Yan, umilaw din. So, una tapos na natin to mga bossing. Ito na yung pinaka finish nating project sa ating power distribution box. So malaking tulong to, lalo minsan may setup tayong medyo malaki, at least makakatulong siya ng sobra. Unlike doon sa dati wala tayong gamit nito, medyo nakakatakot din. So sa mga hindi pa nakakaalam nito, maintindihan nyo rin to pag medyo lumalim-lalim na kayo ng konti. ako hindi naman ako sobrang malalim sa sound system. Kumbaga kaka-research, may nalalaman tayo na bagay. So ito yung gamit ko ulit, recap. Size 8 na Royal Cord.
Tapos oo nga pala, ito yung ginagamit, ito yung gagamitin ko kapag nasa event venue. Tapos hanapin natin yung maintenance kasi ipapatap natin talaga to sa mismong main breaker. So gumawa ako nito. So ito babae. Ayan. Sasaksak nila to sa main breaker nila sa events place. Tapos abang na lang nila to kasi syempre binigay natin to. So abang na lang nila to. Dito na tayo magsasaksak para hindi na tayo yung ano, hindi na delikado na. At saka at least ito lang ibibigay mo sa maintenance. Pwede mo siyang iwanan para pagka naitap na niya, balikan mo na lang, isasaksak mo na lang dito yung mismong ano, mismong industrial plug. So eto na yon. So maraming salamat sa panonood mga bossing. So eto na ang ating power distribution box. So siguro ang nagastos natin dito sa power distribution box kasama ang ABR, kasi ang ABR 15,000 to 16,000. Tapos ang gastos natin dito mismo siguro nasa 5,000 pesos or 6,000. Tapos syempre cable. So siguro kulang-kulang ano, ang buong power distribution box kasama yung ginawa nating case, overall gastos siguro nasa 30,000 mga bossing. So yun lang, maraming salamat sa panonood. GWC Lights and Sounds. Thank you. Bye-bye.